Hi guys, so sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Table of Specification, also known as TOS, T-O-S. So, let's get right into it. So, syempre, mas madaling gawin to sa Excel. So, open lang kayo ng blank sheet and then gawa tayo ng table na katulad na to. So, sa table, lalagay nyo yung topics, time allotment, ito yung hours, number of items, then cognitive, under cognitive, meron siyang remembering, understanding, applying, and analyzing. Tapos, item placement, and then another item placement dito sa dulo. Okay, so yung subject title sa taas. So, for my subject title, it is mobile cell phone repair. So, sa topics natin, ito yun. Topic 1 ko, what is a mobile phone? Number 2, hazards and proper PPE. Yan. Topic 3, parts of a mobile phone. And number 4, and mobile phone repair. And lastly, job documentation. So, isusulat natin yung time allotment or hours. So, yung iba sa inyo, parang gawa-gawa lang. Okay lang yun, pero let's be reasonable sa topic natin. So, tulad nito, what is a mobile phone? Siguro mga history lang yan, tsaka type. So, 4 hours lang siya. Hindi naman gaano katagal. Okay, sa hazards and PPE naman, syempre madali lang naman yan and madali lang matutunan ng mga bata. So, 3 hours sa lagay ko. Sa so, parts of a mobile phone, ito marami yan. So, mahaba-haba yung oras natin dyan. So, that's 6. And sa mobile phone repair, I think that's mga 5, around 5 hours. Okay. And sa job documentation, more on writing lang naman to, so 2 hours. So as you can see, itong time allotment natin dito, ang total hours niya, yung session nung ano natin, ng lesson natin, is 20 hours. So paano makuha yan? Tuturuan din natin ng onting Excel. I-click nyo lang to, sum, the sum of, ayan, B5 to B9. So enter lang natin yan. Sorry sa ingay. Meron tayong total of 20 hours. Ay, bago ko makalimutan sa inyo, yung total number of items natin pala. Kasi kaya tayo gumagawa ng TOS para sa para sa test na gagawin para sa students. So, ang total number of items natin since exam to, that is 60 points. Okay? So, dito ko siya nilagay sa item placement later on. Makikita niyo bakit 'yan ko nilagay. Pero 60 points yung total ng natin item numbers. So next is number of items. So dito para makuha na to, i-divide lang natin yung time allotment per topic. Diyan, time allotment per topic sa total na. So let's say dito sa 4 hours, so equals muna kasi gagawa tayo ng formula. And parenthesis, since dalawa yung ano natin, equation natin. Then, click natin tong cell na to, divided by total number. Okay? And then, we multiply it by the total number of items. So, that is 60. Type nyo na lang 60. Okay? And then, we get 12. So, again, equal sign, parenthesis, cell yung cell, and then, divided by total number of items, then we multiply it by total number of hours to, then we multiply this by total number of items, so 9. So ganun lang din gawin nyo sa iba. I-drag down na lang natin to, control and then drag down. Okay, hindi na nabasa, sorry. There you go. Number of items. So, total lang din natin siya. Kasi gusto kong nakikita na tama yung sagot ko. So, yeah. That's it. 60. And we now move on to our cognitive table. Remembering, understanding, applying, and analyzing. So, dito pala sa ilalim, yun yung magiging total natin. Ha? So, here's the tip. Parang sudoku to. Ang gagawin nyo, yung number of items daw, under, 12 yung number of items, sorry,
sa topic na what is a mobile phone. So, dapat may 12 questions dun sa exam nyo or sa test paper na ang topic ay what is a mobile phone. Okay? So, kung makikita nyo dito, try natin ha. Kailangan yung magiging equals nito, yung magiging equals nito is 12. Okay? So, try natin. Kailangan equal tayo lahat. So, remembering 3. Gusto ko sa understanding 4 and applying 5. Kasi more on remembering and understanding siya. And yung applying, kayo na bahala. Kasi feel ko may application yung mobile phone, okay? So, ilan na yan? 3 plus 4 is 7. Plus 5, 12. Tama, okay. So, nakuha tayo yung 12. So, sa 9 naman, gusto ko dito ay 1, 3, tsaka 5. 9 ba yan? 3 plus, yeah, 9. So, tandaan nyo lang, itong number of items, siya yung nagsasabi sa inyo kung ilan yung ilalagay nyong numbers dito sa table na to. Kung mapapansin nyo itong kulay na magkakasunod, sorry sa background noise, kung makikita nyo yung kulay na yan, yun dapat yung guide nyo para yun yung magiging total na to. Number of items. Okay, so, manghula muna tayo dito. 585. Dito, 555. So, di ako naglalagay sa analyzing kasi feeling ko hindi naman siya ganun ano. Pero, remember guys, yung itong cognitive na to, alam natin na yung remembering is level 6 siya. Under Bloom's taxonomy. Okay? Para sa mga ano yun eh, sa mga nag-teacher dyan. So, yung remembering, level 6 siya. Yung analyzing, I think that is under evaluation, which is level 3, higher order thinking skills. Okay, so continue tayo. Sa job documentation, since puro essay lang siya, this is understanding and this is analyzing. Para may laman naman analyzing natin. So, this is just for an example para lang maturo ko yung formula and kung paano gumawa. So, total natin to. So, kasi laging chine-check. Okay, so, ilan ba total na ito? Dapat 60 siya, di ba? So, try natin to. You see, dyan lalabas yung ano, equals natin. Testing lang natin. So, 60 siya. Okay, good. Pero, I suggest na yung equals natin dito, yung total natin dito, is nag-end siya in 5 or 0. Kasi, wala lang, gusto ko lang. Para sa akin kasi, mas madali siyang i-compute ng ganun. So, let's try changing it. Like I said, parang itong Sudoku, para mahanap mo yung ano, tamang equation, tamang numbers. Kasi kailangan equal siya dito sa item placement. I mean, dito sa number of items, kailangan equal lahat yan. And equal din siya sa remembering. Okay? So, pero kayo naman, pwede yung ano, pwedeng kayo yung bahala sa total na itong cognitive nyo. Okay, so, 60, I think we're all good. So, tuloy natin sa item placement. Sa item placement na ito, itong una, dyan na lang ilalagay yung ano, yung numbers, okay? Para makita natin yung pagkakasunod niya. Pero it doesn't necessarily mean yun din yung lalabas sa exam, okay? Yung numbers, yung item placement. So, since 12 yung number of items na, try na 1 to 12. And sunod yung 9. Oh, wait. Tsaka ako nababaguhin. Plus 9. So, mag-start tayo sa 13 to 21. Sumunod 18. So, 22 to 39. Then, this is 15. So, 40 to 54. Syempre, last leaf is 6. So, 55 to 60. So, we can say na kumpleto natin yung item placement natin. Okay? Kasi tama yung number of items natin. So, ayun lang guys. Itong paggagawa na kayo ng teacher-made test, ito yung kakailangan nung alalahanin, okay?
sa multiple choice, and multiple, yung multiple choice na test is ang sinasakop na is understanding and applying. Sa matching naman, remembering. Sa modified true or false, o kaya true or false, nasa understanding and applying din siya. Kumbaga, itong mga to, kapag lumabas yan sa exam, tinatamaan mo yung cognitive na understanding and applying, remembering, analyzation, ganun. Okay? So much better kung meron sila lahat. Kaya natin sila, kaya tayo naglagay ng gantong remembering, total nyan, understanding, total nyan. Is para alam natin kung ilan yung multiple choice natin, ilan yung matching, ilan yung modified true or false. Okay? So, kayo na bahala kung saan siya magkakasunod. Pero, alam naman natin na una-una sa exam yung multiple choice, diba? Okay, sorry for sa background noise kasi curfew hours na. Okay, nagigets pa. Itong item placement natin, tsaka na natin to i-discuss sa next video natin kung saan bibigyan ko kayo ng tips kung paano gumawa ng teacher-made test or TMT. So, yung TOS tsaka TMT, ano yan, partners yan. Okay, they need each other para makompleto sila. At kung mapapansin nyo pala dito sa analyzing natin, sa analyzation, since essay naman siya, pwede siyang 5 points agad na isang tanong, 5 points. Okay? Kasi kawawa naman yung student nyo kung gagawin yung 5 essays yan and then 1 point lang pala. 1 point each. Okay? So, yung tip ko din pala, kung gagawa kayo ng TMT, teacher made test, yung sa akin kasi, in-add ko na yung understanding and applying. So, that is total of 40 points. Okay? Ang ginawa ko, since 40 points siya, 25 dito sa multiple choice and 15 sa true or false. Pero, guys, keep in mind na since ito, is a number of items niya per topic. So, kung sa multiple choice ko is 25 questions, apat na question doon is about topic 1. Okay? And, sumunod naman, sa multiple choice, may dalawang questions doon about hazards and proper PPE. Okay? And, ganun din dito sa topic 3. Meron siyang 8 questions na makikita doon. Okay? So, kapag dating naman sa modified true or false, pwedeng 5. Actually, 5 dapat talaga. Yung makikita ang tanong doon about what is a mobile phone. Okay, I hope na nagigets nyo. Or pwede naman siya ipagpalit kasi both naman siya understanding and applying. Pero sa remembering, ganun din. Okay? So, kung may questions kayo, comment lang. Okay, thank you very much. See you on the next video.